each other's hearts. It's a cold blooded love. Welcome back to my channel. So for today's video, as you can see, wala ako sa aking bahay. Ayan, no? Makikita nyo, iba yung background natin kasi nasa work po ako. Opo, matagal po akong hindi nakapag-vlog dahil may work na po si Atashi. Nakapag-vlog, hindi na ako sanay. For today's video, isasama ko na dito sa vlog ko kasi gusto ko talagang itry to ngayon. Dahil po ang makeup ngayon, day. Ang haggard ng mukha ko. Habang wala pang customer, gawin na natin to. Bili ko to sa Shopee and eto siya. So ayan, disposable ear piercing unit. So ayan, dalawa yung binili ko kasi ang plano ko is dalawang tenga yung bubutasan ko. Pero ang hirap kasi butasan itong kabila o kasi as you can see, ang laki ng spacing niya and maliit na yung part dito. Parang pangit na tingnan pag nilagyan pa ng third. Pero dito okay lang. So ayun nga, gusto ko siyang itry ngayon. Yes, cool. Nagalit si mama. Nung binili ko to sobrang confident pa ako nung binili ko siya. Parang gusto kong butasan yung sarili ko. Pero nung nandito na siya, natatakot na ako. May kasama pala ako dito kaya medyo nahihiya ako mag-vlog. Si Kuya Ron. Papakita ko siya sa inyo. Paano lang yan. Sabi naman yung iba, hindi naman daw masakit. Sana. Kain natin. Napili ko to sa Shopee for only 38 pesos. So, ayan yung itsura niya. Ayan, disposable siya. Once na nagamit mo na, tapon na. Ayan, open na natin to. Diyos ko daw, kinakabuntunog ako. Ayan yung itsura niya. Meron na siyang hikaw dyan sa loob. Kumbaga, yun na yung pambubutas mo. So, bago ko ito binilay, naminood muna ako ng mga video kung paano nila ginamit. And yung iba, tinanggal nila yung pakaw kasi hindi daw sumasakto yung pakaw. And yun yung isa sa kinakatakot ko. So, bala kong tanggalin din yung pakaw para if ever na natusok na siya dito, lalagyan ko na lang siya ng pakaw after. Tapos yun, sobrang generous nung shop na yun kasi ang dami nilang pinadalang hikaw. Bali, tatlong pairs yung binili ko tapos dalawang pangbutas. Tapos ayun, ang dami nilang pinadala. Nakakatuwa lang, ang bait. Madi-disinfect muna ako dahil mahirap na mamamaya kung ano mangyari sa tenga natin. Ano? Kasama siyang alcohol pad, panglinis ng tenga. Panglinis ng tenga. Pero kinakabuhan talaga ako, day. So, ayan. Linisin natin yung part na bubutasan. Woo! Ayoko magbutas dito kasi matigas yung ganito ko. Feeling ko sobrang sakit niya pag sa helix. So, dito na lang. Dami ko pimples, no? Natanggal ko na yung pakaw. Try na natin magbutas. Hindi ko alam kung giniginaw ako. Kinakabahan ba ako? Dito banda. Mama. Natakot ako. Yan, napigayin natin. Pwede na eh. Tutulak na lang eh. I-motivate mo nga ako, Kuya Ron. What kind of motivation do you want? Iisipin ko na lang mas masakit mga anak. Kasi na siya itulak pero natatakot ako. Tomorrow. Hanggang ngayon is hindi ko pa rin nabubutas yung tenga ko. Ayun, no, dalawa pa rin sila. So, ilang araw na po yung nakakalipas and nagkaroon po ako ng reason kaya hindi ko siya nagawa nung time na yun. Dahil nagalaw ni Kuya Ron yung pinakang pangbutas and tinulak niya ng todo. So, nasayang yung isang pangbutas. Yun yung reason kaya hindi ko na siya natulog. Also, natatakot din ako. Nawala yung tapang ko. Nung binili ko siya sobrang, kaya ko yan, gusto ko yan, gusto kong magbutas ang tenga ko. Pero nung nasakit na siya, kinakabahan ako, guys. Pero ngayon, parang gusto ko siya. Ewan, natatay ako. Ano siyang gawin ngayon kasi bukas is may work na ulit ako. Tatay talaga ako. Hawa ko na ulit yung isa. Gagawin ko na to. Promise. Sa sobrang stress, nagugulo yung bangs kong 10 piraso. So, ito pong dinidikit ko sa tenga ko is Aureoplast, char. And then, Aureoplast nga siya dun sa work ko, ayan. And, yellow siya kasi. Wala kasing yellow sa hair. So, itong ginagamit ko.
huwag kayo mag-alala, magsasanitize ulit ako bago ko siya gawin. So gusto ko lang mamantid yung dyna ko kasi advice ng iba is pamantidin mo gamit ng yelo yung dyna para hindi masakit. So ayan, namumulan na siya. Kita na ko, diba? Namumulan na siya. And feeling ko naman manhid na siya katulad ko. Ito ano to? Ayusin ko ang bangs ko. It was at this moment he knew. He fucked up. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang inamahal ko? Shit. Tapos ko. Hindi siya masakit. Masakit. Hindi ko alam kung masakit siya o hindi masakit. After so many years, natapos ko din siya. And ito yung nangyayari pagka nagamit mo na siya. Tada! So disposable po siya, hindi mo na siya mauulit. And ayan yung kinalabasan ng piercing natin. Ang ganda niya siya. Yung utak ko naghahalong. Gusto ko siya. Pero natakot talaga ako na sobra. And kung itatanong niyo kung magkano lang to, 38 pesos ko ata siya nabili. Tama ba? 38, 28, basta ganun. Ilalagay ko na lang dyan yung presyo niya. Epic fail yung pagkakabutas ko sa niya, pero at least nabutas ko pa rin, diba? Kasi dapat talaga, huwag ka mabebe. Yun yung marirecommend ko. Kung gusto nyo gawin to, pero hindi ko inirecommend na gayahin nyo ako. So, kung nakaganyan siya, dapat as in, ganunin mo na agad. Kasi yung ako yung nag... lumubog na siya ng kalahati, tapos, shit talaga. Hindi masakit. Promise, hindi masakit. Masakit lang yung part na parang hindi ko siya nalubog agad. Yun yung masakit na part. Hindi ko may imagine yung tsura ko kung pinuputas ko yung tenga ko putik. I'm so bad. Sana wag siyang ma-infect or what, pero lilinisin ko siya. Ang sayo ko. Feeling ko na nanagin ko. Baka nakatulog ako. So, yun lang, guys. Ngayon lang ako nanginig. Uulitin ko ba siya? Hindi ko sure. May side sa akin na gusto ko siyang maulit, pero may side sa akin na natatakot talaga ako. Mas masakit pa yung nasa utak ko or yung ini-imagine ko kaysa sa na-experience ko. Kung i-rate ko siya from 1 to 10, yung pain niya is siguro mga nasa 2. Pero yung part niya na, ayun nga, yung half, parang halfway yung pagkakabutas, yung as in, hindi pa siya nakatodo, naputol na yung isang part nung ano, bago siya mag-snap. Doon talaga ako yung nanginig ng, bakit nakakalahati na siya, tapos hindi pa siya nakapasok. Kung sakit. Siguro nasa 5 yung pain nung part na yun. Siguro mataas lang talaga yung pain tolerance ko, pero yung pag-overthink ko is sobrang 200% yan. Ang saya na nakakainis. Naiinis ako sa sarili ko kasi bakit ganito ako, sobrang kabado. So yun lang, guys. Sana nagustuhan nyo yung video na ito, puro kakaringihan or kaingutan yung ginagawa ko, diba? So if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up. Kung may mga suggestion pa kayo na gusto nyo gawin kong katangahan, just comment down below and don't forget to subscribe to this channel. Thank you again, guys, for watching. See you again next time. Bye-bye! Love, love! Mwah! Hindi masakit.